Good morning mga Iga, nagbabalik po kami sa unang hirit at ayon kay DILG Secretary Eduardo Anyo, malaking posibilidad na mag-shift na tayo sa Metro Manila from ECQ, MECQ to GCQ. At kaunay niyan, siya na mismo, makakasama natin ngayong umaga si Secretary Anyo. Secretary Anyo, good morning po, Igan at Connie. Yeah, magandang umaga, Igan at Connie. Magandang umaga rin sa ating mga nanonood. Good morning, sir. Opo, may rekomendasyon na ang Metro Manila Council. Pero syempre, iiwan din sa IATF na mag-GCQ na po sa Metro Manila. Kamusta na ho yung konsultasyon nyo sa ibang mayor? Totoo yan, Igan. No? Kagabi nagkaroon ng meeting yung mga NCR mayors at doon majority talaga ay nire-recommend nila na maiangat na, I mean, magluwag ng konti at maging under na sila ng GCQ at may mga restrictions pa rin dyan, ano? Katulad ng sa mass transport na meron mga hindi pa rin papayagan, meron ng papayagan. Pero ito ay depende pa rin sa decision ng ating Pangulo. At mamayang hapon may pagpupulong ang IATF at dito ay mabubuo natin ang recommendation natin. Pero dito naman sa GCQ ay pwede pa rin naman mag-declare or mag-categorize ng critical zone ng ating mga mayors at pwede pa rin ng total lockdown sa isang barangay o kaya isang subdivision o isang neighborhood, no? Para opo, sigurado na targeted at localized ang ating lockdown. Pero Secretary, sabi ang pagbabasehan din po, siyensya, ay base sa DOH data, 350 ang nadagdag na bagong COVID-19 cases sa buong bansa kahapon, 247 dito sa Metro Manila. Mahigit 100 pa rin daw ang nadagdag bawat araw. Yes, totoo yan, Igan. Ang tinitingnan naman natin dyan, pag nilocalize natin, no, yung tinatawag nating granular data, ay isang particular na area, gaano kabilis dumadami yung bagong cases na to. At ang kapasidad din ng ating local government at national government na ang health capacities natin, yung tinatawag na healthcare utilization rate. Tulad ngayon, ano, despite na dumami yung ating mga cases, karamihan naman dito ay puro mga asymptomatic at mild symptoms. Mm-hmm. So hindi pa rin ma-overwhelm at kaya pa rin natin tugunan itong mga bagong cases na ito. Alright, Secretary, sakali hong mag-GCQ na nga po, ano po yung mga dapat na asahan at paghandaan po ng mga kapuso natin dito po sa Metro Manila? Well, inaasahan natin dito ang pagbubukas pa ng mas maraming businesses at mas maluwag ang paggalaw ng ating mga kababayan. Bubuksan na rin ang ibang mass transport at actually ipipresent ni Secretary Tugado mamaya sa IATF yung plano niya kung paano bubuksan yung mga mass transport natin at meron din silang tinatawag na dry run ngayong weekend. So ito ay bilang paghahanda kung talagang magiging GCQ na ang Metro Manila. I see, sir. E, mapunta muna po tayo doon sa issue naman ng mga OFW, no? At ito hong balik probinsya program. Ano ho yung mangyayari sa mga LGUs na hindi ho magpapabalik ng OFW o yung mga beneficiary ng balik probinsya sa kanila pong mga lugar? Meron ho ba tayong nailatag dyan? Yes, so, hindi nila maaaring tanggihan ito sapagkat ito'y pinag-uutos na ng ating Pangulo bilang rekomendasyon ng IATF. Nakausap ko naman yung mga mayors at sila naman ay tatanggapin nila yung mga OFWs. Pero may mga imposition din sila, lalo na yung mga tinatawag natin probinsya na may zero cases pa hanggang ngayon, magdadagdag pa sila ng additional quarantine para sa ating mga OFW. At ang sinasuggest natin dito, no, dahil ito mga OFWs na yan, ang unang pinupundan nila, makapagpagawa ng mga bahay nila. So we are expecting pagka OFWs, no, lalo na yung matagal na sa labas ng bansa, magaganda na yung bahay na ipatuyo niya, kaya pwede sila mag-quarantine. Pero yung talagang masikip pa rin, ay dito pa rin sila sa isolation facilities. At least nandiyan na sila sa kanilang lugar at abot-anaw na nila yung kanilang mahal sa buhay. Okay. Secretary, hindi lang OFW ang inaabangan, kundi ikalawang bugso ng pamamahagi ng SAP subsidy. Ano na po ang update? At syempre, priority dito yung 5 million na nadagdag po sa bilang. Tama ho ba? Tama yan, Igan. Kinukompleto na natin yung pangalan ng 5 million na to na hindi nabigyan nung unang bigayan. Opo. At sabi ko nga, no, mas mabilis sana kung lahat ng LGUs ay talagang maibigay na nila lahat ng pangalan. Sa ngayon, nang na-account namin, nasa 3 million na. Mm-hmm. At itong pangalan na to ay siyempre pupunta yan sa DSWD at
check nila yan kung hindi yan na doble, kung talagang qualified talaga itong 5 million na to per assertion ng ating LGUs, madali na lang yan. Ano? Yung mga second tranche naman na tatanggap dahil under ECQ sila, ang ipatutupad ng DSWD yung tinatawag na using our automated payment schemes. No? So meron silang apps na tinatawag na Relief Agad apps. At ito ay nakabase doon sa mga na-submit na mga SAC forms. No? At doon makukontakt nila kung anong gusto nilang klase ng payment para direkta na ito. At yung wala talagang smartphone at wala talaga silang anumang ATM payment scheme, ito na lang yung bibigyan ng direkta ng DSWD kasama pa rin ng FGTs. Opo. Pero yung mga nakatanggap na sa unang tranche, may aasahan pa ho ba sila dito sa ikalawang bugso? Ang priority natin dito, yung sa second tranche, yung talagang naapektuhan na lang ng lockdown. Okay. Kasi marami namang lugar nung second extension na natin ay napunta na sa GCQ at nakapagtrabaho naman sila. Yung namang mga hindi pa talagang nakapagtrabaho under GCQ, mayroon naman ayudang maibibigay din yung ating local government units patulad ng mga relief goods. No? Ang importante na yung talagang hindi nakapagtrabaho dahil hanggang ngayon ay naka-lockdown pa rin. Opo. Secretary, maraming salamat. Good morning po, DILG Secretary Eduardo Anyo. Maraming salamat din, Igan and Connie. Mabuhay po kayo.